ano, sa pagtatapos po ng Tokyo Olympics, ang Pilipinas ang officially the best performing country sa buong Southeast Asia. Isang gold, dalawang silver at isang bronze ang nasungkit ng ating mga atleta. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga atleta, sa kanilang coaches, trainers at mentors at sa sambayan ng Pilipino sa kanilang walang sawang suporta. Narating natin ang best Olympic performance ng Pilipinas in history. Let us seize this moment and sustain the momentum in Paris 2024. Balitang IETF naman po tayo, nagkaroon ng updated formal closing of Tokyo 2020 Olympics. What step is the government taking to better support athletes who represent the country? Will the support of athletes also come with the proper expectation for them to bring home more gold medals? Well, Vance, siguro hindi coincidence na we had the best ever performance in the Olympics, including our first gold medal ever in our history under the leadership of President Rodrigo Roa Duterte. The figures will bear me out, pero talaga naman pong nagtanim at nag-invest ang ating Pangulo sa ating mga atleta. Kauna-unang panahon po, record po ang suportang pinansyal na ibinigay natin sa ating mga atleta at nakita naman po natin ang naging prutas ng ganyang investment. No? So ang tingin ko po, patuloy po ang ating investment in our athletes dahil nakita naman po natin na kapag nakapag-uwi ng medalya ating mga atleta, hindi lang tagumpay ng mga atleta natin to, kundi tagumpay na buong sambay ng Pilipino. We needed those medals at this time in our history po, sa gitna ng pandemya. They provided us hope na kahit ganong kahirap ang buhay natin ngayon, magwawagi rin po tayo. Kaya nga po, yan ang dahilan why the President has always believed in investing in our people, whether be it in our athletes, in the form of universal healthcare, or free tuition sa lahat ng public universities and colleges. Apo, from Maki Pulido ng GMA News, ano po ang guide?